Hello guys, this is Wolfie and welcome back to my channel. So for today's vlog, ito tuturuan ko kayo kung paano tayo makapag-farm dito sa Binance. So isang klase po ito ng passive income kasi wala po tayong ginagawa, pero nakakapag-farm itong mga token natin. So paano nga ba gawin yan? So click lang natin dito sa Binance, okay? So ayan lang nating mag-loan yan or mag-load yan. So ngayong araw nga na ito ay hindi magandang araw ito sa mga crypto traders, lalong-lalo na sa cryptocurrency kasi bumagsak po itong si BTC or nag-dip po yung kanyang price. So nung nag-dip yung price ni Bitcoin ay nadamay din yung mga altcoins natin kaya nag-dip po silang lahat. So kahit na nag-dip lahat ng coins guys, hindi po yan or hindi natitigil yung opportunity natin para kumita. So isa na nga dito ang pagfa-farm dito sa Binance. So paano nga ba yan ginagawa? So from this page guys, makikita nyo deposit, referral, battle margin, launchpad, savings, staking, and more. So i-click natin itong si launchpad. So from Launchpad guys, ito yung screen na ating makikita. So ayan siya. As of today, ito yung mga pwede mong i-farm. MC, meron tayong Santos, meron tayong Kai or Q, I don't know how to pronounce that, pero meron tayo niyan dito sa Binance. And then aside from that, meron din tayong CT. So, paano nga ba gawin ito? So, unang-una guys, gusto ko lang i-discuss itong si MC. Si MC ay isang merit circle, a play-to-earn gaming DAO. So, ibig sabihin guys, kagaya rin po ito ni AXS, ni Decentraland, ni Gala, at ni Mana. Okay, so ngayong taon nga nito ay nauuso po ang mga play-to-earn or NFT game. So, lalong-lalo na guys, yung mga metaverse coin natin. So, ang daming opportunity, ang daming nagbubukas na mga pintuan guys para kumita tayo ng pera. Although may kaakibat itong mga risk guys, pero ang sabi nga nila, the risk is not taking the risk. Diba? Napakagandang quotation po yan. So, kung mapapansin nyo, nag-start siya 2 days ago. Pwede tayong mag-farm ng up to 60 days. Pero ang remaining na lang guys is 58 days kapag nakahabol ka ngayon. So paano nga ba ito guys? So pwede kang mag-farm gamit yung MC Pool. So MC Pool is a token guys. Pwede mong gamitin yan. Kung wala ka nyan, balik tayo dito sa Binance. Dito sa homepage, balik tayo sa market. At makikita mo dyan, type natin MC. Okay, so type lang natin yan, search MC, ito yon. So ito si MC guys, kung may ganito ka or kung wala. So kung may ganito ka guys, pwede kang mag-farm. At kung wala naman, pwede kang bumili. So ang isang MC as of this moment ay $7.04, that's 355 pesos and 42 cents. Okay, pwede kang bumili niyan at pwede nating i-stake mamaya doon sa ating Binance Launchpad. So maganda nga bang bilhin itong MC? For me guys, this is my personal opinion and it is not a financial advice. Yes, maganda pong bilhin itong si MC. Tignan nyo nga naman guys, kakalabas lang ang taas na ng price. At pag may mga ganitong mga token guys, malaki yung confidence ng mga investors natin. So malaki din yung chance na tumaas itong coin na to. Okay? So kung wala ka niyan guys, marami pa tayong ibang pagpipilian. Balik lang tayo sa Launchpad. Okay? So kung wala kang MC Pool na token, eto, pwede mo ring i-stake guys yung BUSD mo kung may BUSD ka dito sa Binance at BNB. So in my case guys, meron tayong BNB Pool ngayon. So ito ang pwede mong kitain. Kapag nag-stake ka ng MC Pool, pwede kang kumita ng 209.81% annual percentage yield. So, napakataas po niyan. Sa BUSD naman, pwede kang kumita ng 4.72%. At sa BNB Pool naman, ay pwede kang kumita ng 10.20%.
'di ba? Ang taas din po nung ano nung sa BNB, kaya nakakatuwa talaga na mag-farm tayo dito or mag-stake tayo dito para at least kumikita pa rin yung ating BNB. Anyway, sabi ko nga sa mga past videos ko, hindi po tayo nagtitake profit kay BNB kasi naniniwala ako dun sa long-term investment ko dito sa BNB. Naniniwala ako guys na mahihit ni BNB itong $1,000. So, nakabili po ako around $400 nung $400 pa itong si BNB. And then, nakabili din ako nung $300 pa siya. So, until now guys, ilang buwan nang nakalipas, almost 1 year na hindi ko pa rin siya binibenta. Bakit? Kasi nga, kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, naniniwala ako dito sa long term natin kay BNB. Okay? So, paano nga ba natin i-stake itong sa ating BNB? Okay? So, i-click natin dito. Since may BNB ako, i-click ko dito sa Stake Now. So, kung may BUSD kayo guys, yan, i-click nyo lang dyan. At yung MC Pool nyo, click nyo dyan. Okay? But for me, ito ang gagawin ko kay BNB. Since may 2 BNB tayo. Okay? So, after clicking Stake Now, ito po yung makikita nyo sa inyong screen. Madali lang po ito. Okay? Basahin lang po nyo itong mga nakasulat bago po kayo mag-stake. Alright? So, ang mangyayari dyan guys, parang magbabangko lang tayo yung pera natin, nandito pa rin. Hindi siya nababawasan. Okay? Kung gusto nating kunin, pwede nating makuha anytime. Very liquid siya guys. Okay? 24/7, kahit anong oras yan, pwede mong i-redeem yung pera mo o yung BNB mo. 'Di ba? Ang saya. Sa iba kasi guys, hindi pwede 'yan. Lalong-lalo na sa bank guys, traditional banking. Kapag nilock staking mo or time deposit mo 'yung pera mo, bawal pong kunin. Okay? May mga penalties po. Pero dito, kapag ni-redeem mo na mas maaga, kung ano man 'yung fund na nakuha mo guys or kung ano man 'yung token na na-earn mo during the time na in-stake mo 'yung pera mo, sa'yo na 'yon. Okay? Kung ilan din yung BNB mo noon, say for example, my BNB is 2.15, yun din po yung babalik sa inyong spot wallet kapag ni-redeem nyo na. Okay? So again, anytime, pwede mong i-redeem yan. So ang gagawin natin ngayon to finally stake my BNB, ay click natin yung stake. Okay, so after clicking stake, ito yung information na nakalagay, past hour APY or annual percentage yield, that's 10.09%. Sabi niya, your BNB will be deducted from your spot account and locked into your launch pool account with your savings wallet. So kapag in-stake na po natin lahat yan, okay, hindi po mag-show yung BNB natin sa spot wallet natin. Dito po natin makikita sa screen na to. Okay? So, click natin stake. So, ganun lang po kadali guys. Nakapag-stake na tayo. Alright? So, ayan na siya. Kapag i-redeem natin ito guys, i-click natin itong redeem. Okay? At mariredeem yung pera natin or yung coin natin. So, balik tayo. Back natin to. So, yan. May nakalagay na guys, pending harvest now. Kapag mag-harvest kayo, okay, dito lang kayo pumunta at i-click nyo lang harvest all. As of right now guys, wala tayong harvest, kaya naka-grade po yung harvest dito. Hindi natin mapindot yan. Okay? So, napakasaya po dahil kahit ganito ang lagay ng crypto market natin ngayon, eh marami pa rin opportunity na binibigay si Binance para sa atin para kumita. Okay? So, yun lamang ang ating content for today, guys. Again, kung naabot mo itong part ng video na to, thank you so much for watching my video. And thank you as well, guys, sa pag-support at laging pagtutok. Kung first time mo sa channel ko at gusto mo itong mga content na to, please do not forget to subscribe and hit the notification bell para ma-inform ka sa mga latest uploads natin. See you next time guys. Take care and goodbye.